Isang magandang araw po sa ating lahat, mga ka-coiners, at muli po, welcome po sa ating channel, Coiners Ring. Happy New Year po sa ating lahat. Ang content ko po sa araw na ito, mga ka-coiners, ay para po sa mga barya, foreign man yan o mga barya natin na ipinupos po sa Lazada at binibenta na may presyo po na napakatataas. Bagay po na aking lilinawin para po hindi po ito magbigay ng misleading information, lalong-lalo na po sa mga baguhan na makakapanood nito o makakakita. Napakarami po mga ka-coiners ng mga tao na nagpo-post po ngayon sa Lazada na nagbebenta po ng kanilang mga barya. Although ito po ay kanilang karapatan na kahit na magkano o kahit papaano, kahit anong gusto nila ay pwede po nilang magawa. Na atin lamang pong lilinawin na kung minsan po ito po ay nagbibigay ng misleading information. Lalo-lalo na po at meron pong mga ibang vlogger na ginagamit ang mga yan at sinasabing yan po ay presyo ng mga baryang yan. Inuulit-ulit ko po mga ka-coiners, ang mga presyo po na inyong makikita ay hindi po presyo ng barya. Yan po ay presyo na ipinatong na inilagay ng nagbebenta. Hindi po yan reflected sa kabuuan, lalo na po sa particular na barya na kanyang binebenta para po sana maintindihan ninyo at maiwasan po kahit papaano yung mga misleading information po tungkol po sa mga barya. Barya man po natin dito sa Pilipinas at maging barya po ng ibang bansa. Lilinawin ko lamang po mga ka-coiners na ang mga presyo po na nandyan ay hindi po presyo ng barya. Yan po ay presyo ng nagbebenta. Kung may bibili man o wala, ay yan po ay nasa kanya na po yan. At akin lamang po itong lilinawin para nga po hindi na ito makadagdag sa mga misleading information po na kumakalat tungkol po sa ating mga barya. At ganoon din ay nananawagan muli ako sa mga content creator na wag naman po sanang sipiin ang mga baryang yan na sinasabing yan nga ang presyo nito. Pwede naman po nating sipiin yan, kagaya po ng aking ginagawa, na ipaliwanag po natin na ang presyo ng baryang yan ay presyo po ng may-ari at hindi po presyo ng baryang yan pang kalahatan. Para po malinaw, bagong taon na po, iwasan na po natin yung pagbibigay po ng mali at taking information. Kawawa na po yung at litulito na po ang ating mga kababayan. Pansinin po natin mga ka-coiners ang dalawang pisong ito na buko. Ayan po, makikita na 10,000 po ang kanyang presyo at sinasabing ang material po nito ay ginto. Ganun din po ang kanyang katabi na binibenta po sa halagang 125,000 pesos. Ang tipo niya o type ay coin at siyan po kung ating makikita ay isang 10 pesos po na commemorative coins lamang at in circulation pa. 1975 po na Marcos, sinasabing collectible coin at 8,500 pesos po ang presyo na nakalagay. At yung kanyang katabi, ayan, at sinasabing coin error, bagamat hindi po sinabi kung anong mga error ang mga yan at may presyo po na 10,000 pesos. At ang hindi ko maintindihan ay kung bakit po nakalagay sa material ay gold. Mga common coin po na 10 centavos, 1960 hanggang 1964 ang nakalagay po na date ng mga yan, 18,000 pesos po ang presyo. At ang nasa bandang kanan naman po ay isang USP ay 1905 S 50 centavos at pinresyuhan po ng 7,000 pesos. Makikita din po mga ka-coiners maging yung mga US coin o mga foreign coin ay mayroon din pong matataas na halaga na ipinupos po ng ating mga kababayan dyan nga po sa Lazada para ibenta. Hindi po masama mga ka-coiners yung mag-post po sa Lazada, lalong-lalo na po kung ating barya ay kabenta na benta naman. At atin lamang po sanang pinapakiusap na huwag naman po sanang mag-overprice para hindi po magbigay ito ng kalituhan. Pwede po yung sinasabi natin na mataas na presyo, pero alam naman po ninyo kung hanggang saan yung taas na presyo na dapat po sana na legal na atin pong ipataw. Kayo mismo mga ka-coiners ay mararamdaman naman ninyo
sino po ba ang bibili ng halagang 150,000, 250,000, 300,000 sa isang napaka-common po na barya. Isang halimbawa na po ito, mga ka-coiners, na isang 10 pesos po na commemorative coins, at ang nakalagay po sa description ay old coins. Hindi pa po ito old coins, mga ka-coiners, ito po ay nasa sirkulasyon pa. At ang halagang ipinataw po dito, ipinatong na may-ari o nang nagbebenta, ay 125,000 pesos. Mga ka-coiners, kagaya po ng paulit-ulit po natin, sanang pinapikiusap na maging makatarungan po sa pagpopos, dahil marami po ang nanonood at baka marami po ang mas mamisled. Yes po, baka marami po yung maniwala na ang hawak ng nating hawak po nila na barya na kagaya niyan ay may halaga nga po na 125,000 pesos. Ako po kung minsan, mga ka-coiners, ay nagsisend ng barya sa akin, sa aking GC, at ang iba po ay aking tinuturuan o ina-advise na i-post po ang kanilang mga barya, lalong-lalo na po mga foreign coins yan, na i-post po sa Lazada o sa anumang selling platform na pwede niyang taasan ang presyo. Pero hindi naman po yung presyo na talagang walang katuturan, na hindi makatarungan, at napaka-imposible po na mangyari. Sa lahat po ng nag-post sa Lazada, kanino man po ang mga bariyang ito, hindi ko po nais na kayo po ay siraan o saktan ang damdamin. Ang akin lamang po bilang isang coin collector po, mga ka-coiners, kapag ganyan po ang ating ginagawa, yan po, kasama na po kayo sa mga nagbibigay po ng misleading information. Yun nga po, dahil wala namang safety net o walang bawal sa pagpo-post magkano man ang ating ilagay dyan, yan nga po ang nangyayari. So sana po sa Lazada at sa iba pang selling platform ay magbigay po sana kayo ng safety net dyan. Hindi yung kapag ipinos sa inyo, kahit alam naman ninyo na kayo mismo ay hindi makatarungan yung presyong nakalagay sa barya o kung ano pa mang item yan o items yan, sana po mga ka-coiners, sana po sa pamunuan po ng mga selling platform ay gumawa po kayo ng criteria at kumbaga safety net para yung tamang presyo lamang po ang pwedeng ilagay ng nagbebenta. Dahil kawawa po kasi, mga ka-coiners, yung mga legit na seller, naaapektuhan po sila sa mga ganitong kalakaran, lalo-lalo na po yung ibang nakapost dyan na mga common coins po o common silver coins na mga USPI na talagang libo-libong piso na po ang presyo, at ang iba po ay umaabot pa sa 100,000 hanggang kalahating milyong piso na napaka-common lamang. So nakakasira po yan, mga ka-coiners, sa kalakaran o sa coin industry. Sana po ay may makaunawa at makapansin dito po sa ating kahilingan.